What's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Boys Key Gaming. Yon. Ngayon, gagawa tayo ng build poster and assist, no? So, syempre first is assist, first job. And yung stats niya, kung ang kailangan nyo is battle assist, ang kailangan niyang stat is stamina, more on stamina guys. Kung kaya nyo ng full stamina, pwede din naman guys, para pang lure ng mobs. And then, syempre kasi kayo yung tatangke, diba? Naglagay lang ako ng onting STR for additional damage. Yan. So, pwede nyo naman gawing full stamina, tapos bawiin nyo na lang sa equipments. Pwede nyong i-enhance yung equipments nyo para mas malakas yung damage, no? So, punta naman tayo sa skill, guys. Sa skill naman natin, guys, eto. Inuna ko, syempre, yung pampabilis ng takbo para mabilis ka makapunta sa mga mobs. Kahit i-level 5 nyo lang yan, okay lang. Ni-level 10 ko lang kasi may mga extra pa akong points eh. Tapos, eto patience. Para mataas yung HP mo. Kailangan yan sa mga tanker. And then, etong hip up. Pampataas ng STR. No? Pampadagdag damage. Beef up. Same, parang damage din to eh. Increased striking power. And then, konting accuracy. Kasi, tumatama naman yung ano eh, yung skill ng assist or build poster. Pero kailangan to mga nasa 10 or above. Para dun sa iba, kung may kaparty ka. Yan. Para hindi madalas mag-miss. And then, haste. Medyo mababa yung haste ko kasi since ano ako lure type ng mobs, hindi ko kasi kailangan masyado ng haste, pero pwede nyo rin siyang i-max para kung may ka-party kayo guys, mababuff nyo siya. Yan. So pero sa akin kasi solo gaming lang naman ako. Hindi naman ako masyado nagpa-party. So, maglulure mob lang ako. And, gumagamit ako ng skill para sa mga mobs pag magkikill. So, hindi ko masyado kailangan itong attack speed. Pwede to kung STR type ka. STR dex type na build poster. Pwede to. Catch reflex. Kailangan to sa block rate. Para pag nag-lure ka ng mobs, hindi para nabablock mo yung ano, yung mga damage ng mobs, hindi lagi ka natatamaan, no? Then cannonball para sa dex, pampataas to ng ano eh, ng block rate. Ang alam ko block rate to. And then kinuha ko tong burst crack. Ito yung gagamitin natin guys pang damage sa nilure nating mobs. Ayan. So, minax ko yan, guys. So, kung assist ka, pwede ka dito, guys. Ayan. So, baba tayo. Siyempre, diba, kumuha tayo ng mga pambuffs. So, kailangan natin, i-buffs muna yung build poster natin or assist. Ayan, bago tayo mag-lure. And then, ito. And then, mamaya na yung ano, pang knuckle. Knuckle na buffs. Ito, since sa mga ano, level 60 plus pa lang, pwede kayo dito mag-lure or magpa-level, mag-farm, ganun. Or crane. Mas maganda crane. Kasi mas maraming mobs dun eh.
Medyo lag pa nga. Pero kadalasan crane eh. Kaso madami kasing tao doon. Medyo onti pa nga ito yung. Yeah, medyo madumadami na, no? So pagka nakapag-lure ka na ng maraming mobs, saka mo i-burst crack, guys. Burst crack. Yan. Since may pet naman tayo, guys. Yan. Ganun lang every time na mag-lure ka ng mobs. Since assist naman to, pwede ka din mag-heal, guys. Nakalimutan ko pala yung ano, no? Bops ng knuckle. Bops ng ano, bill poster. Since bill poster na nga pala ako. Dito kadala, tuturo ko kung saan madalas mag-farm yung mga bill poster. Or assist. Pag level 60. Yung iba dito nagpapa-level down. Kung nga rin, napa-level 70 mo na, pwede ka magpa-level down ng 60 para may drop ka pa rin sa crane. Crane. Level 71 na tayo, eh, no? Dapat dito, doon na tayo sa mga isda eh. Pero medyo masakit kasi doon. Kailangan natin ng ano doon, ng healer. Ito guys, maraming tao dito. Pero magandang spot to. Kasi maraming mobs. Nakalimutan natin mag-rebuffs. Diba? Ang daming tao. May sawsaw na banda dun sa kabila. Tas bops tayo ng ano, pang knuckle. Alright. Ito kasing ano eh, pet na to, fini-filter ko yung ano, tinatanggal ko yung food. Kapag ka may party kasi ako, kinukuha niya pati food eh. Maganda item lang. Pamburaot. So, ayun yung gameplay ng ano, assist and build poster. So, kailangan mataas yung stamina mo para may pang lure ka. Or, kung meron naman kayong tanker at gusto mong gawing damager, pwede mo siyang gawing full STR dex. Yan, onting dex lang. Tapos yung iba yung maglulure, tapos
pagka naipon na yung mobs, pwede nyo nang ano, pwede ka nang tumulong na i-attack yung mobs. Yun. So, ganun yung magiging sistema nun pagka may lure saka damager. Yun. Yung damager, ano kasi, kadalasan, nag-iintay lang yun sa spot. At para naman sa PvP type na build poster, ito, kaso level 80 pa kasi siya, itong Asalra Lycum. So nakalagay dito, fully concentrated strike, consume 100% MP. So yung damage naka-base sa dami ng MP. So kailangan in type siya. No? In type. Pampataas ng MP. So ang kailangan nun, guys, dalawa lang yan eh. Pwede kayong mag restat and reskill pagdating ng level 80, or pwede nyo naman i-build siya ng int type, full int, tapos ang skill nyo muna is para magiging ano muna kayo, support type, so taga buff and heal hanggang sa maabot yung level 80. Yan, ito kasi pang PvP to, guys. Yan. So mas mataas yung int mo, mas mataas yung mana, mas malaki yung damage niya. Yun. So parang ito yung pinaka ano dito eh. Thrill dito. Paano mo maabot yung level 80 ng hindi gumagamit ng restat or reskill na coupon para sa mga F2P, guys. So pag mag-a-assist kayo, tapos kailangan niyo nitong Asalraikum. Parang Asura to, guys. Asura. Yan, ng build poster. Kailangan in-type kayo, guys. And siguro hanggang level 80 kayo magiging healer and buffer. Yun. So, hanggang dito na lang muna yung tutorial natin. Hanggang sa muli. Paalam. In-type to, ha, in-type. Yung PvP type.